Hello po. Hello. Which one is Arlene and which one is Kathy? Si Arlene. Arlene and Kathy. Okay, paano ko ba madidistinguish na? Magkamukha pa eh. Kote. Mas ano po, mas payat po yung mukha ko pag ganito. Ayan. Okay, so parang ikaw ako ngayon. Okay. So wala si Arisandra na dapat kasabay niyo, 'di ba? Because you're performing as one kahit twins kayo, 'di ba? So si Arisandra kasi po ay nasa United Kingdom nag-e-exam. What we will do is we will still find a way probably via Skype na makanta niya yung parts niya. Pero for now, ang maririnig ko kayong dalawa only. So nagulat ba kayo sa Arisandra yung pinili kong makasama niyo, ma-pair with pero you? Hindi pa po kasi namin siya kilala, kaya nag-search po muna ko. Ayun, napanood niyo muna. Pinanood niyo muna sa YouTube or somewhere. Meron na ba? Lumabas na siya, okay. Ayun, so nakita na siya, okay. So eto, pinagsama ko kayo with Arisandra kasi kaya niyong tatlong bumirit. Pero hindi lahat ng kanta kailangan ng birit. Diba? Style yun eh, diba? Na ang katulad ng sinasabi ko lagi na natatawa kami, kung lahat ng mga awit sa Pilipinas ay bumibirit, wala na makikinig ng music, pagod na. Pagod ng mga eardrum. Okay. Itong awit na ito is a very timeless song. Siguro when it was recorded first and, well, written by Jerry Paraiso and sung by the great Basil Valdez, good friend, but great, great master singer. Are you familiar with his other songs? Si Basil Valdez, you have to learn from him. He's one of the best. Okay. So, pakinggan nyo siya kahit sa YouTube, kahit saan, okay? Anyway, this song is called You, di ba? And it's a beautiful classic song na pag kinakantayan ni Basil hanggang ngayon sa concert niya, kaka-concert lang, ha? Ni Basil. Talagang ang daming pa rin, ang laki pa rin ang following niya because Basil is Basil. Yes. Iisa lang yun. Pero ang gagawin ninyong version, dahil nga magaling kayong bumirit, yung version ni Jonah. Isang birit queen natin, di ba? Okay, so timeless yung kanta na ang ganda-ganda na ng original version ni Basil, pero binigyan ng bagong kulay ni Jonah dahil nga iniba niya yung style, may mga hirit siyang wala dun sa original. So, ang gusto ko lang dito, these are my expectations. Clarity ng pagbigkas ng words. Okay? Because it's, you know, parang dinig agad eh. Lalo pa at ang comments kasi ng ibang coaches din pala kay Arisandra ay kinakain niya yung ibang words na while singing. Enunciation is very important pag kumakanta ka. Yung pag-pronounce mo, yung diction, pronunciation, enunciation, lahat ng Sean, importante. Kasi, syempre, paano ma-feel ng audience mo, di ba? Yung kinakanta mo, kung di naiintindihan yung ano daw, parang ganun. Kasi may kantang nakakainis na ganun, di ba? Yung minsan maririnig mo, ang ganda ng kanta, biglang, ano? Sayang, di ko maintindihan yung line na yun, di ko tuloy mabuo, parang ganun. So, kailangan, bukod sa malinaw, ang pag-deliver nyo, at bahala kayo sa style na gagawin ninyong dalawa. Ang ganda-ganda kasi nung nagsasabay kayo. Kaya excited na. That's why I turned for you because I was so excited. Hindi ko ginagaya si Coach Bamboo na may twins nung sa The Boys Kids. I really, really heard something special in each of you and the two of you together. So, please ha, please just kailangan galing sa puso ang pagkanta. I'm very curious and excited to hear your version. Let's do this. Okay. This is Arisandra. No one else can make me feel this way. You push me on.
This is my assessment for each of you. For Kathleen? Arlene! Arlene! Okay, Arlene. Arlene, Kathleen. Okay, Arlene. I love your voices, but when it gets to this part, Arlene, itong... And if you go, you know the tears can't help but show. You break the... Actually, for the two of you, give me more feeling, more emotions, more, because it's a beautiful, in love na in love ba? Kailangan ma-feel ng audience at ng coaches. Ano, matitindi yung mga kalaban natin. So, yung audience, dapat ma-feel nila yung love ninyo sa kinakantahan ninyo. Remember, you, ikaw, ito, this whole song is for you. Everything about you, mula pa naman labi mo hanggang mata, hanggang ano. So, I need to feel that. As of now, I notice lang, parang you're focused dun sa yung pag second voice, pag sinabayan mo na siya sa melody. That's natural and that's normal. Pero you really, really need to work on more emotion. And then, more expression. Yun ang mali yung iba. Parang puro ganyan, pero ganyan lang. You feel it na, hindi naman OA. Yung ano lang, di ba? Parang smile because it's a love song. And because it's you. When you sing this, you don't just look at each other ganyan, ha? You remember, when you're performing, ang layo kong sinasabi, iba ang singing lang sa singing at performing. Kasi performing, you look at your audience, eh. Kinakantahan nyo sila. Kasi kung hindi, di sa bahay na lang tayo, sa banyo. Di ba? Doon tayo kakanta. So, I just want to try one part lang. Yung from here, siguro yung... dito lang siguro sa... Bago lang mag it's your smile, your face, your lips that I miss. Unless they wanna do that too. Itong... From the top to, then suddenly the madness starts. You want to go to the refrain na also, to the chorus? Yeah. Yes, na rin natin, yes. No? Para hindi bitin. So up to here lang. Cause it's you, feels the emptiness and reach it. Hanggang dito, there. Up to there, we'll do it. Okay? We'll do it from the top up to here. Okay? I just want to see before we do the next rehearsal. So I want you to stand out. Remember your twins. You are singing with another great singer, okay? And you are vying for the audience's attention. So I want you to stand out also as much as she will. Okay, that's all I'm doing. Gusto kong walang lugi sa inyo. Gusto kong mag-stand out din kayo. So I know naka-lapel mics kayo, hindi ganun kalakas compared to when you hold a real mic, but give me volume and then give me the emotion, okay? Your blending will come naturally because you do it naturally na eh. You've studied it, I could tell. You can do that na daya, pero kitang-kita yung emotion, okay? Let me feel that. Okay, let me feel the love for this person.
sino ba yung you sa buhay nyo? Kung may secret love kayo, o magulang nyo ba, or yung hope ninyong Prince Charming pagdating ng araw. Okay, kasi it can also be about friendship. Someone that's always beside you, or about each other, di ba? You're always, siguro naman, magkadikit ang puso nyo, okay? Siguro pinanganak kayo, iisang chan kayo galing, sabay pa. Okay, let's go direct. Okay. From that part. From the top, from up the to here lang. Their partner. All right, let's do the second. Yeah. So we because I want to hear the I want to feel the emotion okay, here. Okay, see ya. It's not past tense, it's you push. Change? I like that. You see? You see? Very little more, just a little more effort, a little more focus. That is what a professional singer does, sweetheart. You study your song. Yung technical muna, pakinggan mo muna yung tono, yung lyrics. Pag alam mo na, papasok mo na yung emosyon. Tapos, so stylize mo na. I love the way you did it. You know why? Kasi yung sayo, nasa gitna ka ng simpleng, naiintindihan mo direct yung, hindi ko ma, ganito. Teacher Annie, yung parang nasa gitna ng simpleng delivery at saka biret, pero nasa gitna. I love that quality, Arlene. I love it because it's unique. I love that. Thank you, guys. Great job. Hindi ako nagkamali. Okay, great. And when you start performing, walang, kumbaga, parang memorize na yung part mo. Tapos, pag duet, you look at each other because it's so lovely to see yung, cause I know I got you with me. Then you look at each other. It's so cute kasi. I felt it. Kasi magkapatid kayo eh. So, tsaka tama sa age nyo. So, I'm so proud of you. Just continue that volume, emotion, connection. Okay, I'm so proud. Thank you so much. Thank you, girls. Thank you.